Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Ay, salamat. Natapos na rin yung January. Yes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Bakit nga ba? Siyempre naman, ang araw na kinahihintay ng lahat ng mga pinagkakautangan. Yan. Kasi ito yung araw na posibleng sila ay mabayaran. I say posible kasi posibleng hindi rin eh. Huwag masyadong mag-expect para hindi masaktan. May kaunting pag-asa na dahil araw ng sweldo, ganyan. May kaunting pag-asa na mababayaran ka. Kaya pala pang malakasan yung hikaw mo ngayon ha. Uy, di ba delikado yan? Di, bakit? Ano ba? Ano ba yan? Extension? Barbed wire. Delikado to, partner. Delikado to pag hindi ka nagbayad sa akin. Nakakuryente dito. Isang hawak mo lang dito. Abo ka na. Pamalakasan na naman yung hikaw mo. Hindi naman. Grabe ka nga. Naman. Ano bang, anong hikaw yan? Akala ko nga extension kanina nung ano. Ng wire ng earphone. Oh, hindi. Hikaw alam pala mo, talaga minsan, siya. Minsan yung iba natin mga tambalanista, meron ako nabasa na ganitong comment. At natapos na naman po ang isang buong tambalan segment na naa-amaze si Chupero sa mga burloloy ni Nicole. Yung mga... kung saan mo kinukuha yan, no? Sino supplier mo niyan? Kaya tuloy kapag halimbawa, meron mga, halimbawa recently may nag-message sa akin, meron siyang kailangan na kakaibang hikaw. Oo. Sa akin siya talaga nagtanong. Oo nga, saan mo kinukuha yung mga yan? Oo, meron akong mga pinag-uha. Saan mo dinedequat yung mga may, yan? Tsaka ano, partner, pag nagsesearch kasi ako, kunyari ng mga items na gusto ko, may mga keywords talaga ako eh. Na. Tulad ng unique. Okay. Yan, oo, different. Kabugera, ganon. Kabugera. Pangmalakasan, ganon. Correct. Etchusera ng taon, kind of earrings. Yan, yung mga nag-a-appear naman. Kasi magugulat ka talaga, kunyari, pag, lalo ano na... Ano nakakagulat kasi, dito sa hikaw na to? Hindi kami nagugulat. parang hindi naman siya masyado nakakagulat for me, ha? Tanggalin ko yung earphones. Eh, syempre, oo, ikaw ano nakakagulat dyan? Parang, ano lang naman siya, ribbon. At ribbon at araw-araw pa kita nakikita, parang lagi pa rin ako nagugulat sa mga pasabog mo, kunyari. Papasok po yan dito, parang kakaiba na naman yung suot. Kakaiba yung hikaw. No, para wag kang masyadong malikot ha kasi natatakot kami for you, parang ganun. Bakit? Anytime pwede masabit, 'di ba, mabingkal yung butas ng tenga mo, mabingkal. Mabingkal, tsaka magagaan naman yan, partner. Okay. Oo, so saan mo nga ano, saan mo nga kinukutin mo? Hindi kasi, hindi lahat, kunyari iniisip ko ngayon ah, si Tanya magsuot niyan, medyo hindi niya gugustuhin eh. Hindi ko alam kung yung sinasabi mo ngayon ay is this an insult or a compliment? Hindi ako masyadong sigurado. Where do you get that confidence? Oo nga. Di, pero okay, kaya mo naman eh. Kaya mo naman siyang dalhin. Kaya nga, di ba, partner, nung minsan na nag-ano ko, naghanap ako ng supplier na mga kakaibang mga sunglasses. Oo. Yung mga headbands ko, pumatok naman siya eh. At patuloy na pumapatok. Di ba, tinan mo mga shades, yung mga sunglasses. Yun. Pero yung sunglasses ko, partner, yung talaga yung hindi talaga, may mga natira talaga sa akin eh. Kasi hindi talaga siya kaya ng ano, ng normal na mamamayan. Yung parang ganun, di ba? Kasi kakaiba talaga yung mga itsurahan. Oo, mga gamit mo kakaiba eh. Mga ganun. You're different. Iba talaga ako, di ba? may something talaga sa akin. Tsaka gusto ko talaga yung ano, makintab, makinang. Kaya nga, yun yung mga ano ko, yung mga sinesearch ko kapag meron akong gustong item. Unique, shining, shimmering, ganun. Ganyan, splendid. Ganyan. Ganyan. And speaking of mga ganyang klase mga bagay, dapat alam nyo yan ha. Kung halimbawa, anak ko, syempre,
bukas. Ito na naman po ang topic. Mm. Ang walang katapusang topic ng Valentine's. Yan. Yeah, diba? So dapat knowing nyo yan. Knowing nyo kung ano yung mga sinesearch na mga misis o mga girlfriend po ninyo. Diba? Yung dapat alam nyo kung what makes them click. Yung ako partner, naso-surprise ako kapag halimbawa, mas naso-surprise ako kapag halimbawa may binigay sa akin yung asawa ko na hindi makinang. Or hindi makulay. O hindi makulay. Sino nasa isip niya ng mga pagkakataong yun? Sabi ko sa akin to. Yung talaga yung ano, yung talaga sino ang, sinong tao ang pagbibigyan niya dapat noon? Sa akin to, yung talaga yung tanong ko parte. Sa akin to, limbawa, kulay puti lang siya. Hindi ako magpuputi lang eh. Ayaw mo na pangkaraniwan. Gusto mo nga kabugera. Correct. Diba tingnan mo, parto, meron akong all white na dress. Anong ginawa ko? Nilagyan ko ng mga palikpik ng mga pasabit ng mga pascarf. Diba? Kasi nga ganun. Kasi mas nagugulat pa ako kapag kalimbawa, yung binigay sa akin, yung ano, yung walang pakpak, 'di ba yung mga ganon? So ibig sabihin, no, dapat kilala mo yung asawa mo, yung misis mo na ito yung mga type niya, ito yung mga sinesearch niya. Correct. Ito yung mga ads na nag-appear sa timeline niya, ganyan. So pagbibigyan ka ng regalo ng asawa mo, dapat ganyan mga datingan, tingnan mo yung suot mo ngayon, kagaya niyan. Example, 'di ba? Filipino ano to? Nilagyan mo ng konting ano, lagyan mo ng konting pakinang, pwede ka ng Our Lady of Manawag. Ano yan, partner? And pwede talaga kasi, ano to, partner, local product. So pwede na talaga tayo. Diba? Kung ikaw lang pwede magsuot niyan. Parang, talaga ba? Oo. Ako lang yung kaya magsuot ng pangmanawag. Tingnan mo, wala eh. Umalis na kasi si Tanya. Oo nga, tatanggalin ko sana, kaya alam na kasi sa kanya. Ayoko. Hindi, sa tingin ko lang ha. Hindi niya madadala. Hindi niya madadala. Sa bagay, ilan lang naman kami talaga mukhang Santa. Charot! Ganyan. So, kakaiba. So, kapag kalimbawa, tsaka nakita mo ba yung meron ako isang OOTD na ang bag ko telepono? Sipin mo yun, ang bag ko telepono, di ba? Pero kasi, kaya ganun. So, babalik tayo sa kung nag-iisip ka na, yan. Tama-tama, sweldo day to day, pinag-usapan natin pwede, kanina. Pwedeng-pwede ka nang, ang isipin mo talaga, pwede mong hiramin yung phone niya, kung di ka sure, tingnan mo yung mga ads na ga-appear sa kanyang, ano, sa kanyang timeline. Kasi most of the time, kung ano yung ads na ga-appear, malamang yun yung lagi niyang tinitingnan o yung mga trip niya. Mm-mm. Ngayon, kung meron mga, makita ko doon ng mga pampatagal tsaka pampatigas, hindi ko na lang po alam kung bakit may ganun siyang, may mga ads na ganun sa kanya. Hindi bilhin mo pa rin, malay mo, need niya. Malay mo. Oh, need niya for you. Oh, for you. Para sa'yo pala talaga, kaya sa nagsha-search, ba? Diba? Yung gano'n, dapat alam nyo. Kasi may ano naman, nagtanong yan eh. Yan yung una ko nabasa kaninang umaga. Oh. Nagtatanong na siya ng, ano kayang magandang ipangregalo? Sabi niya kasi, Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2008. Normally, hindi naman po ako nagregalo kapag ka-Valentine's Day. Pero parang, this year, I just want to be different. At gusto ko lang regaluhan yung aking pinakamamahal na misis. Hindi naman nag-expect yun for sure kasi every year naman wala naman akong gana. Pero I just feel like giving something. What do you suggest? Yun, di ba? At yan yung mga tanong talaga nga dahil pa February. Oo, ganyan. May pagpaparinig na, no? May paumpisa na. May mga pasaring na. Trot. Sinakto talagang araw ng sweldo. Parang yung mga mister na nakikinig ngayon sa radio at nanonood sa FB Live, may idea na ayoo nga sweldo day to day, dapat paghandaan ko na yung February 14. Mag-alat na ako ng budget. Itabi ko na yung ganitong budget. Kayo, para-paraan din talaga kayo. And yung magandang tip talaga dyan is, yun nga, ano ba yung mga sinesearch niyan? Ano ba yung mga trip niyan? Kasi pagkasama mo yan, malamang may kita mo ano ba yung mga gusto niya na klase ng sapatos. Kahit na hindi mo natingnan yung ano yung timeline niya para makita yung mga ads na mag-a-appear. Kasi baka hindi naman accurate. Pero most of the time, accurate eh. Tsaka busy ka. May type ka babangal ka lang yung phone niya. At tsaka baka yung password niya meron ng baka 62 letters. Ang katamad naman itype. Ang dami, di ba? So, ang titingnan mo lang siya mula ulo hanggang pa. Ano ba yung mga trip niya? Ano ba yung lagi niyang sinusuot? Ano ba yung mga gusto niya? Diba? Yun. Ganyan. O kaya, tingnan mo mula ulo hanggang paa. Ano yung kailangan niya na hindi niya binibili para sa sarili niya? Pwede din. Pwede din. Diba? Ano yung kulang sa kanya? Correct. Diba? Ganun. Totoo yan. Madedetermine mo ano yung pangangailangan niya. Diba? Hindi yung kami yung tatanungin mo, bakit jowa ba namin? Hindi nga namin siya kilala eh. Kaya nga. Tsaka, higit sa lahat, ano mapapala namin? Kikita ba kami dyan? Kung kikita kami dyan, edi go, usap tayo.
Oh, usap tayo, PM mo kami, ganyan. Correct, so magandang, it depends. Oh, magandang tip 'yun, ha. I-observe mo lang yung galaw ng asawa mo. Yes. Malalaman mo talaga yung pangangailangan niya pag nakita mong yung buhok niya buhag na lagi. Oh, ang ibig bilhin mo conditioner. Okay. Ganon. At syempre dahil special occasion partner, yung conditioner hindi lang wag na nakakayan mo sa shade. Huwag ka naman mag-sashade lang. Diba? Bigyan mo ng ano. Bigyan mo ng tatlo. Oo, ganon. Tatlong galon. Diba? Parang matinding-matinding na talaga yung pangangailangan. Galon na agad. Ganon. Totoo, pag makita mo may tutuling nakasabit yung asawa mo sa tenga niya, bili mong cotton buds. Kaya diba? Nga, kadiri naman. Gandang babae, may nakasabit na tutuling. Pangangailangan mo to, ito, diba? Umpisahan mo ng gamitin. Correct. Hindi, kasi alam mo, tsaka lalo pa ko, limbawa, yung misis mo o kaya yung girlfriend mo, yung hindi niya na lang masyadong may mga ganun na hindi nila masyadong iniisip yung kaartehan nila or hindi sila maarte. May mga ganun talaga na parang hindi talaga sila maarte. So, ikaw na yung magbigay nun. Totoo, diba? Yun. Yun yung maganda dyan. Ako para sa akin, isang maganda kung magsasuggest lang din naman ako, diba? Maganda din talaga yung bigyan mo siya ng service. Yung service na hindi niya normaling ina-avail. Hindi pa niya na-experience. Hindi niya pa na-experience. Yun nga lang, huwag ka magselos kung may itsura yung lalaki. Ano pa nag-uusapan? Anong service ba to? Huwag ka magselos kung may itsura yung lalaki. Ano yun? Yung iba nang involved. Usapan mag-asawa lang to. Ano yung sinasabi mo? Service. Please elaborate. Service. For example, alam mo sa sarili mo na yung misis mo, hindi siya yung tipong magpapamassage kasi magastos. Diba? Kasi sa isipin niya, okay lang, pahid-pahid na lang ako ng mga liniment. Hindi kasi minsan, diba? Kailangan mo naman talaga to. Huwag ka na magkunyari. Hindi, pero totoo, diba? Minsan may ganun partner na hindi, wala siyang extra budget or hindi na lang siya mag-aalat. Okay na sa kanya yung pahid-pahid. Pero sa totoo lang, laging nilalagotok na yung mga likod, yung mga alam mo, hindi masahin na kailangan doon. Operasyon. Grabe ka naman. Ang tigas-tigas na ng mga... Dali sa orthopedic to. Ano masahe kailangan mo, hindi? Kailangan ko po. Hindi, ano pala kailangan? Pero kasi mahal yun. Yung mga ano, Cairo. Gusto ko yun. Ilapit natin sa PCSO. Pwede din. Kanya-kanya naman. Magandang regalo yun, ha? Uy, magandang regalo yun. Diba? Gift yun. Oo, magandang. Huwag niya masamain. Ako para sa akin, pag bininagaluan mo ko ng Cairo, yung ano, go yan kasi ang mahal kaya niyan. Oo, kaya. Pangarap ko yan may makilala, makaklose na doktor na para ano. Nasa orthopedic center. Oo, ganyan. Yan, isa ka mga Cairo na clinics. Ah, okay. Yan, yung meron silang puputukin. Parang feeling ko, may mga kailangan putukin sa mga likod ko para matigil na yung frozen meron shoulder. Meron ba kilala? May mga ganun. Lagi pinuputok yung nasa likod. Iba naman putok yung sayo Pinutukan ka. Iba na naman yung nasa isip mo ako, iba yung nasa isip ko. Kasi naman, pinutukan sa likod. Iba yung nasa isip ko, iba yung sasabihin ko, iba yung na-gets mo. Ano ba yung nag-gets? Ano yung pinutukan sa likod? Yung likod! Kanina! Hindi, sabi ko wala akong tiwala sa mga kilala mo kasi yung pag pinuputok sa likod, baka mamaya mabalian. Ano bang mga iniisip mo? May kakilala din ako, pinuputok sa likod kasi madaming tagi... Maraming tigyawat, may taga-tiris ko ba? Maabot mo ba na yung ano, yung tigyawat mo sa likod para tirisin? Wala naman akong tigyawat sa likod, so hindi ako makarelate sa issue mo. Kaya may issue kang ganyan. Hindi ako relate, ibang issue na lang. Kaya magkaiba tayo ng ano, pagkakaintindi. Kasi hindi ko naisip yung anong putok yung sa'yo. Ayun sa akin yung mga frozen shoulder nga, frozen back gunner. Hindi naman nakakatawa yun Patawan-tawa ka kanina. Bakit? Masama ba maging masayahin? Kailan pa naging kasalanan maging masayahin? Huwag kang ganyan. Kilala ka ng mga tambalanista. Alam nila ang tunay na nasa isip mo. Ay, nako, kalurky. Hindi, yung mga ganon. Oh. Mga services. Alam mo yung misis mo, hindi magsispend ng, kunyari, 2 hours. Yung mga ginagawa niya lang, yung mga 15 minutes, yung doon sa mga upuan lang, kasi mura lang yun. Coins yung lang. Yung mabilisan yung bitin ka. Hindi, kasi meron akong kilalang ganon partner. Happy talagang, na? Hindi. Siyempre, tinitiis na lang sa ganon kasi yung budget niya, kesa daw i-spend niya pa doon sa massage, oh. Bibili niya na lang ng bigas,
totoo naman din. Oh, correct, ilang kilong correct, ng bigas correct. Na rin naman yun. O magtatagal ng gaano katagal, diba? So, yung mga ganun. So, yan yung mga bagay na ma-appreciate niya yan kasi iisipin niya, akala niya hindi mo napapansin. Mm-mm. Pero napapansin mo. Diba? Yung mga ganun. Skincare. Yes. Okay yan. Ba sa inyo? Limbawa, kayo mga girls, kasi kadalasan kayo yung recipient eh. Nang kayo nagbe-benefit sa Valentine's Day, diba? Kasi kayo naman yung madalas binibigyan talaga. Bibira ako makarinig na yung babae nagbigay dun sa lalaki. Mostly, huwag ka na magpauso. Huwag ka maingay dyan. Huwag ka na maingit super. Oh. Diba? So, okay ba sa inyo na kumain na lang sa labas? Or oo naman. Mas gusto nyong ibibili na lang namin kayo ng something? Ay, oo din. Huwag ka po sa ado, isa lang. Hindi, oo naman. Kakain na lang sa labas. Or pwede din namang ibili. Hindi pwedeng both, ha? Oo, pwede din naman. Kung ano yung kaya ng budget, diba? Okay. At para din naman sa mga babae, bilang tayo nga, sabi nga ni Chuper, most of the time recipient, huwag po tayong yung parang ang arte natin. Natuto kayo maka-appreciate. Oo, di ba? Kung ano lang yung... Hindi masyado makinis, huwag mag-inarte. True. Kapag mabaho ang gilid ng ilong, huwag mag-inarte. Oh, pag ini-ingrown, huwag ma-arte. Oo, correct. Huwag ano, ang kaartean po inaayon po sa sukat sure. ng ingrown. Charot. Tsaka sa itim ng tuhod. Charot. Hindi, pero ganun, maging appreciative tayo kasi hindi dapat nating... hindi tayo dapat mag-compare o hindi dapat mairita, mainis, magalit. Yes. Kung ito lang yung ibinigay, ito lang yung budget eh. Ito yung nakayanan. Diba? Eh. Ito yung nakayanan. Totoo diba? Yun. Ang importante, naalala kang bigyan ng Valentine's Day. Kasi minsan, totoo, may comparison eh. Oo, pag nakita mo, kunyari, kasalanan na social media yan! Oo, binigyan ka na ng boyfriend mo o ng asawa mo ng bulaklak ka, pero tatlong piraso lang. Oo. Tapos nakita mo yung kaibigan mo, talagang namumukadkad na bulaklak. Correct. Ka. Eh yung kaibigan mo, yung bukay parang galit na galit yung bukay. Oo, naghuhumiyaw, bukay ako, oo, ganon. Sabi niya. Tapos tinitingnan mo yung kaibigan mo, hindi naman masyado maganda. Di ba parang nakadagdag para sa irita mo. Pero nakaka-offend. Pero huwag ka mag-compare. Correct. Iba, kanya-kanya po talaga. May mga kwento tayo na hindi natin alam. Kaya nga, di ba, minsan sinasabi natin, kasalanan ng social media yan kasi nagko-compare tuloy tayo. Instead of becoming appreciative, di ba, nagko-kumpara po talaga tayo. So wag. Totoo. Ipagpasalamat natin. Kung meron, edi thank you very much. Kung wala, edi better luck next Valentine's Day, di ba? Tsaka, ang mahalaga together kayo. Tama. Ang mahalaga, di ba, kayo ay masaya. Ang mahalaga ay... Nagmamahalan. Nagmamahalan kayo at handa ninyong... harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay together. Yan. O more of this topic sa pagpapatuloy naman na ating Facebook Live. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Oh, basa ka na ulit, partner. Wala na naman sa... Ang nangyari? Dear Nicole and Chris. Ang lakas ng background music. Gusto mo hinaan? Ayan. Dear Nicole and Chris. My name is Lexine. Isang manager sa isang digital printing company dito sa Bangkok. Nagsimula akong makinig sa inyo nung pandemic. Since then, kayo na ang background ko sa umaga while I am getting ready for work. Pag-uwi ko sa gabi, kayo ulit ang stress reliever ko, yung huling pinapakinggan ko bago ako matulog. I went through recent heartbreaks recently and kayo ang kasakasama ko while moving on. Allow me to tell you my story. At sana, mapag-usapan ninyo sa podcast.
My first heartbreak happened early 2022. I broke up with my boyfriend. Isa ito sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. Punong-puno ang puso ko ng galit at sakit. Gigising ako ng mugto ang mga mata dahil sa magdamag na kaiiyak. Habang nagtatrabaho, dahan-dahang papatak ang luha ko kaya tatakbo ako sa CR para humagulgol. Pagkatapos, maghihilamos ako, aayusin ang sarili at haharap ulit sa mga tao sa paligid ko na parang walang nangyari. Uuwi sa bahay after work, tapos iiyak ulit. Pagsapit ng umaga, pipiliting maging maganda at maging abala sa trabaho. I was still nursing a broken heart when 2 months after, my mom died. Ibang klaseng sakit naman. Nakakawasak. I lost the very person who always comforts me when I'm going through difficult times. I lost the one who never fails to check on me if I already came home from work, even if I am miles away. Ang sakit-sakit. Pero I consoled myself knowing that I still have my papa and my siblings. Nang mamatay ang nanay ko, na-realize ko na wala talagang permanente sa mundo. Maiksi ang buhay. I decided to live my life to the fullest. I did things that I never did before, gaya ng mag-gym at kumain ng mag-isa. I focused on the bright side of life and found happiness in my solitude. Nagkaroon din ako ng bagong hobby at yun ay ang communing with nature. Being with nature made me realize kung gaano kalaki ang pagmamahal ni God sa akin. I started to go to different camping sites dito sa Thailand. Dito ko nakilala si Jazz, isang civil engineer. Parehas kaming mahilig sa nature. Kapag weekend, I will ready my backpack na may lamang coffee, swimsuit, shirts, and shorts for a road trip. Si Jazz naman magdadala ng pagkain. Pareho kaming may dalang hammocks. Ay, taray ng hammocks, ng paduyan. Yan. Pa. Minsan may dala din kaming individual tents and we will pitch them right next to each other. Magaling mag-bonfire si Jazz. Ako naman ang in-charge sa pagluluto. Hindi nawawala ang adobong pusit at inihaw na pork chop sa menu. Nakaka-relax panoorin ang sunset habang naririnig ang huni ng crickets sa kalapit na ilog. Crickets pa. One evening, habang nagkakape sa harap ng bonfire under the stars, Jazz told me that he is looking forward to a time when we no longer needed to pitch 2 tents but only one. Ay, para-para. Pwede naman na. Pwede naman din. Sharing is caring. Yes. Kinilig ako sa totoo lang. Pero sinabi ko na hindi pa ako ready. Hihintayin daw niya ako. Hindi ko masabi when I will be ready to love again. Pero hinahangaan ko si Jazz for his patience. Hinahanda ko din ang sarili ko kung sakaling hindi naman niya ako mahintay. If it happens, ibig lang sabihin hindi siya ang inilaan para sa akin. I do not want to rush things, only to regret later. Para sa mga kapwa ko tambalanista, gusto ko lang sabihin na kahit ilang beses tayong masaktan, laban lang. Do not give up. Always look at the bright side of life. For the new leaves to grow, the old ones must go. Siguro kinailangan mawasak ang puso ko dahil may darating para gawing buo ito ulit. Thank you, Nicole and Chris, for reading my letter.
Congratulations sa bagong kasal na si Chopper at sana ay ma-enjoy niya ng bongga ang married life. Para naman kay Nicole, stay happy, healthy, and beautiful. Ang inyong tambalanista, Lexine. Alam mo, Lexine, ganda yung, naman nun. Yung mga paraparaan mo talaga para mapansin at ma-feature sa podcast, may halong mga pambubola pa sa dulo. But, yeah! Let's do this! Let's podcast this episode! Galing mo dun eh. Oo nga eh. Nasundot mo yung stay happy, healthy, and beautiful. Oh, diba? Ang babaw-babaw ng kaligayahan ko. Konting bola-bola ng ganyan. Ginaganahan tuloy. Oh. Na ginaganahan talaga ako. Anyway, so, Lexine. Okay, so ang title ng ating kwento ngayon ay healing. Yan. Iba-iba talaga tayo ng healing process. Anong healing mo today? Sana manalo sa loto. Kakapila ko lang kagabi. Yung talaga sabi ko, ano ba naman to? Kailan mo matutupan din ang aking healing? Ah, okay. Ganon. Maganda. Ikaw, ano yung healing mo ngayon? Ang healing ko yung kanta ni... Mark Carpio. Oh. Alalayo na. Alalayo na naman ang mga sinasabi. Ano yung sinasabi niyang title? Healing. Oh, ah, healing. Okay. Kasi healing from a broken heart. Yes, healing from a devastated, broken, a lost heart. Diba? Kasi syempre, hindi ganun, partner. Oh, iba pala yun. Next time, huwag kang papasok ng ano. Nang gutom ba? Nang kulang sa sustansya. Nadadamay kaming lahat. Yung iba-iba talaga tayo ng process of healing. Mm-mm-mm. Iba-iba din tayo ng time of healing. Naniniwala naman ako na talagang time heals all wounds. Nadadating talaga yung panahon na yung bagay na nakawasak sa atin o yung bagay na kinaiinisan natin, kinagagalit natin, kinayayamurotskotskots natin, get over it. Yes. Eventually, 'di ba? So, isa lang ang ibig sabihin noon na Lexine, that time will come for you too. Actually, ang swerte mo nga kasi may mga nagpapakilig-kilig sa iyo eh. Tapos may na-discover ka tungkol sa sarili mo, 'di ba? Yan yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Yan naman yung mga yan naman yung mga magagandang dulot ng mga heartbreak sa atin. May mga bagay tayong ginagawa na hindi natin akalain na kaya pala nating gawin before. Kaya, 'di ba? Dati nga hindi ka mahilig mag-drive, partner, pero nagiginanahan ka mag-drive nung minsang nasaktan ang puso mo. Naging member ka nga ng car club, pinag-drive mo silang lahat. Tama. Tapos rumakit ako. Para hindi para kumita. Hindi ko ako hiniwala yan, hindi pa ako kumita. At yun ang nangyari sa friend ko, diba? Sino talaga ang mag-aakala na matututo talaga siyang mag-bake. Tapos ngayon, meron na siyang full-blown na bake shop. May bake dahil lang yun, partner, sa, hindi lang ha, dahil yun sa broken heart. Isipin mo yun, yun talaga yun nakapagdala sa kanya sa mas maganda pa pala. Totoo yun. Minsan hindi natin nare-realize yung mga ganon. Pero, yun nga eh, sabi, iba't iba talaga ng mindset ang tao. Minsan naiintindihan ka agad nila yun na, ay kaya pala nangyari itong devastating experience na ito. It's for me to learn. Hindi agad natin nakukuha yun eh. Hindi agad natin naiintindihan. Correct. Kaya, pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, mahirap siyang intindihin. Correct. Mahirap iset yung ganong klase ng perspective. Mm-hmm. Diba? Pero itong si Lexine, ng grabe, no? Nakuha mo ka agad yung tinuro sa inyong lesson na yon. Anong experience na yon? Correct. Diba? Yung mindset na yan, ang ina-apply mo everyday. Mm-hmm. Na you have to look at the brighter side of life. Tama. Which is, magandang practice yon. Mm-hmm. Nakuha mo na yung tamang diskarte dahil sa experience na yon. At yun yung sinishare mo sa amin. Oo nga, no? Nung una, pagbabalikan natin yung mga lahat ng mga sad experiences natin, lahat ng mga painful experiences natin, partner, parang hirap, parang ayoko na mabuhay eh. Ganun yung sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na, pagod na ako, sawa na ako, Lord, bakit ako na naman? Nakakapangit to, Lord! Oo, diba? Oo. Pero pag na-realize mo pala, ay,
Kaya pala, thank you Lord, hindi na kami nagkatuluyan ng taong yun. Kasi meron palang mas nakalaan na mas bongga, diba? Mas nararapat, yes. At mas akma para sa'yo. Yes, at diba? Yun yung pinapaalala sa atin ni Lexine sa kanyang kwento. Diba? Magkaroon diba tayo ng ganung mindset. Correct. At diba sabi niya nga nung namatay yung kanyang nanay, napakahirap tanggapin nun eh. Diba? Mm-hmm. Talagang malulost ka talaga dun eh. Pero ano yung sinabi niya? She did her best to see the beauty na nandiyan pa rin naman yung papa niya at meron pa rin naman siyang kapatid. Yung may ganun, ganun siya mag-isip, 'di ba? Ang galing lang. Nakakatuwa, yan yung mga taong dapat nating tularan kasi hindi lahat ganyan eh. Mm-hmm. 'Di ba? Ganyan yung kanilang pagharap sa mga matitindacious na mga pagsubok. Isipin mo 'yun, no? Mm-hmm. Dahil sa matinding experience na 'yon, you learn to be an optimistic person. Correct. At saka tingnan mo siya partner, no? Hindi na rin siya yung basta-bastang sasabak sa relationship. Mm-hmm. Diba kung iba-iba yan, sabihin sa kanya na, Shana, dumating yung panahon na isa na lang yung tent natin. Kung iba yan, nag-water na talaga tapos... Paanong nag-water? Naglaway! Naglaway na agad sa posibilidad ng love life. Oh, na-excite, diba? Nag-excite na agad. Hindi na pa tatagalin yung moment yun. This is it. Sabi pero, niya, come on. Correct. Let's go. Diba? Pero ito hindi eh. She came from a broken heart. Mm-hmm. Sa isang relationship na hindi naman na niya kinuwento, pero it really broke her. Diba? So, alam niya sa sarili niya na hindi siya basta-basta ang sasabak sa isang relasyon nang hindi pa siya handa. Diba? Naging mas maingat ka sa madaling salita. Ang galing. Diba? Sana lahat tayo nakukuha yung lesson talaga ng mga mga experiences natin. Diba? Kaya yung iba pa ulit-ulit na . Nangyayari sa kanila. Eh. Kasi hindi mo nakukuha yung tamang diskarte. Hindi ka natuto sa madaling salita. Aray naman daw. Preno naman din daw. dun sa mga hanggang ngayon, kabit pa rin. Oh, yung mga hanggang ngayon, naluloko pa rin. Hanggang ngayon, nasa scam pa rin. At hindi lang siya love life, ha? Oh, ano rin siya? Yung I said the word scam. Kasi baka mamaya, hanggang ngayon, nasa scam ka pa rin, naluloko ka pa rin. Kasi ang bilis mo pa rin mauto, ang bilis mo pa rin maniwala. Hindi ka pa rin basta-bastang nag-verify ng mga information. Yan. Diba? Yung mga ganyan, again, hindi mo yan matututunan. Uulit siyang mangyayari sa buhay mo hanggat hindi mo natututunan yung lesson. Ganun. Totoo. Di ba napakagandang reminder sa atin ng kwento ni Lexine. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayong araw na ito, di ba? Pilitin mo magkaroon ng mindset na I'll be okay eventually. Correct. In due time, malalagpasan ko to at makukuha ko yung lesson ng pinagdadaanan ko ngayon. At saka alam mo, magandang na-pick up din natin mula sa kwento ni Lexine. Yung sinasabi niya na noong namatay yung nanay niya, doon niya na-realize na temporary ang lahat ng bagay. Oo, so ibig sabihin, diba? Pati po ang sadness, temporary yan. Diba? Kaya huwag ka mag-alala, malalagpasan mo din yan. Sufferings, pagsubok, temporary yan. At ganun din ang happiness. Yes. Kaya lagi nating sinasabi, enjoy natin habang nandiyan tayo sa sitwasyon na tayo po ay happy, tayo po ay marangya, tayo ay okay, kasi temporary lang din lahat. Totoo, diba? Yun. May napanood nga ako partner na naging dahilan kung bakit hindi ko na naman inumpisan yung diet ko today. Sabi dun sa maiksing reel na yon, parang life is short. Ay, wait lang, di ko naman itawid English kasi. O, yun naman, totoo naman. Makatotohanan naman yung sinabi that life parang, is short. Totoo naman, parang ang sinasabi niyo doon, tapos madami masasarap na pagkain doon sa reel na yung partner. Sabi niya, life is short. Ang daming masasarap na pagkain. Kailan mo pa yan kakainin? Temporary lang naman. Tama. Parang ganun sabi ko, ay, tama. Parang di ba life is too short to not to eat the cake. Not to eat the cake. And also life is too short for you to be sad. Tama. To hold grudges, di ba, na magalit. Kaya kung tayo ngayon may oras ka ngayon, piliit mo maging masaya. Tama. Kasi life is too short. Maiksi talaga yung buhay. At katulad ni Lexine at lahat ng mga taong na experience yan, di ba, yung nawala ng mahal sa buhay. Sila talaga yung makakapagpatunay na totoo, no, ang iksi lang pala ng buhay. Correct, correct. Diba, sabi nga, ang difference between the year that you were born and the year of your death is just a dash. Sipin, diba? Yun, no? Isang gitling lang. Yun yung representation how short life is. Kung na-realize nyo ba yun? Kayo, punta-punta sa punto, hindi nyo naman naisip. Tama, yun. Tama, hindi nyo naisip merong ano yun. May meaning yung gitling na yun. Diba? Nakakatalino yun, partner. Ha? Post natin to. Charot. So ano, enjoy mo yung life mo.
be smart about it, 'di ba? Tandaan, everything is temporary. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, malalagpasan mo din yun. Tama. Salamat sa iyo, Lexina, for sharing your story with us. At sige na nga, pagpapatuloy natin yan sa podcast.